So, ayan o. Tingnan mo yung buto ng durian. So, ang daming proseso mga ka-agri bago natin makuha yung quality planting materials. Kaya nga, nagtataka tayo ba't mahal yung seedling ng durian, ba't mahal yung mga seedling. So, may proseso kasi. Mayroon din kasing tinatawag mga ka-agri na seedling na wala ng proseso. Pagka ganito, itinanim mo na buhay, itanim mo sa area. So, may disadvantage kasi yun mga ka-agri. So, kailangan natin dumaan dun sa proseso, mga registered na mga sayon na ikagabit. Ayan o, durian mga ka-agri. Ganon din ang proseso. Ito yung buto ng durian. So, huhugot muna tayo ng isa, balik na natin. Ayan o. So, pagka ganito na sitwasyon, para malaman mo na yung puwet, so, tatanim na. Lagay na dun sa bag. So, yun mga ka-agri, oh, galing doon sa sayon tree. Cut. And then, babalutin yan. And then, sinong yun, ayan o. May nakaamba na siya na, ano, o nakahanda na siyang nabalot. Kagabi yan nung John? Oo, kagabi. So, ganun ang proseso mga ka-agri sa mga seedlings natin dito sa Phil Plant Nursery. Hindi lang yan, yung durian, titingnan natin ngayon yung mga nauna kung ano yung nagiging resulta. Hey, mga ka-agri, lika. Ito yung proseso mga ka-agri sa kakao. So nakikita natin, dinudugtungan nila, tinatanim. So pinakauna talaga, ito, kahit anong klaseng kakao, andito na buto na to. Yun nga lang, pagka time na nadudugtungan, ayan o. Pinasibol muna yung ito kasi yung magiging ugat, di ba? Itong nauna. Tama ba? Oo. Ito yung magiging ugat niya, kaya pinasibol para dun sa pagplaster, dun sa pagtanim ay talagang diretso na siya. So ganyan kadami. So marami na tayong dinugtungan at ginrap. So ang unang proseso ay talagang ganito. Kagaya nitong durian mga ka-agri. Ayan si Greg. Pinakamalakas dito si Greg. So ayan o. Tingnan mo yung buto ng durian. So ang daming proseso mga ka-agri bago natin makuha yung quality planting materials. Kaya nga nagtataka tayo ba't mahal yung seedling ng durian, ba't mahal yung mga seedling. So may proseso kasi. Mayroon din kasing tinatawag mga ka-agri na seedling na wala ng proseso. Pagka ganito, itinanim mo na buhay, itanim mo sa area. So may disadvantage kasi yun mga ka-agri. So kailangan natin dumaan dun sa proseso, mga registered na mga sayon na ikagabit dito. Kagaya ng mga ginagawa natin. So ito yung pinakauna. Nilalagay mo na sa lilim lahat ng buto. Pagka sumibol na ganito, itatanim na doon sa area. So titingnan natin yun mamaya, yung ginagawa nilang pagtatanim doon. So ganito kadami every year gumagawa, kaya nga ektarya-ektarya yung nursery dito. Yun nga mga ka-agri, at pwede tayo makabil dito kasi napakagandang nursery. Dito tayo nagsimula sa nursery na to, hanggang ngayon palaki na ng palaki dito sa Phil Plant Nursery dito kaya Mr. Elmer Poro. Ayan, shout out kay Elmer Poro. Napakaganda po ng kanyang proseso dito sa paggawa ng planting materials. So lahat yan ikot-ikot lang yung trabaho ng tao para makagawa ng planting materials. So titingnan natin doon sa pagtatanim nila hanggang doon sa pag-grap. So ganun ang cycle. So tara. Yung mga ka-agri, yung swill media nila, nilalagyan nila ng ipa para hindi masyadong kumpak yung lupa. So yan, papating. So titingnan natin yung ginagawa nila ngayon, nagtatanim sila ng kakao. Itong kakao mga ka-agri ay klase-klaseng buto to. So yun nga sinasabi ko, may sayo naman doon, yun na yung kukuha tayo ng variety din para mapuro talaga siya. Kung ipitin, ipitin. Pero yung buto, kahit ano po pwede. So, ang ginagawa mga ka-agri, parang pinatubo muna. So, kahit saan, pwede mo patubuin. Huwag lang dun sa lantad sa araw. Pagka ganito na sitwasyon, para malaman mo na yung puwet, so, tatanim na. Lagay na dun sa bag. So, yun. Dami nilang nagtatanim. So, ganun ang proseso mga ka-agri. Yung tinatakban para hindi talaga hindi ma-expose sa araw. Durian yan. Tingnan natin yung durian. So mas maluwang ngayon yung nursery. So ito durian din pala to. Silipin natin. Ayan o, durian mga kapatid. Ganun din ang proseso. Ito yung buto ng durian. So huhugot muna tayo ng isa, balik na natin. Ayan o. So pagka after 3 months or 4 months, yun na, dinudugtungan na natin dun. Dinudugtungan na ni Gani.
So yun yung mga proseso. So, iba din yung mga nagpapating, ibang baya din yon, iba yung nagtatanim, iba yung nadudugtong. So pagdating after a year, ayun, planting materials pwede na natin itanim. So yun si ano, si Jun. Anak ni Jun. Anak ni Jun, si si sino yan si? Yan dalawan, si B1 at saka si Bito. Si B1 at saka si Bito. Mga Jun yan. Yun ang ilunggo. So, saan? Yan. Ayan ah. Oh, para si Martin oh. Lunggo. Yun ang malakas mang huli ng burakwak, yun talaga nagpauso. Yan ang original. Original na ng huli ng so ganito mga kagri ang proseso ng nursery. Yun nga. Kahit anong klaseng prutas, seedling, pwede na tayo. So yun, tara. Ang dami oh, rabiro. Malapit na to tanong. Pwede na umpisan. So yun mga kagri, oh, galing doon sa Sion Tree. Cut. And then babalutin yan. And then sinong yun, ayun oh. May nakaamba na siya na ano, o nakahanda na siyang nabalot. Kagabi yan nung John? Oo, kagabi. So, ganun ang proseso mga kagri sa mga seedlings natin dito sa Phil Plant Nursery. Hindi lang yan, yung durian, titingnan natin ngayon yung mga nauna. Kung ano yung nagiging resulta. So, hindi basta-basta mga kagri kasi ito, aabot ka pa ng 7 months to 1 year bago ka makagawa ng isang quality planting material. Ganon din ang proseso nito sa mga iba't ibang klaseng prutas, langsunis, durian, mangga, basta kahit anong prutas. Available po dito sa PhilP. Ayan o, luwang. Ang luwang. So, ito yung trabaho nila araw-araw. Ito yung sinasabi ko na pagka ganitong activity ay malaki ang kitaan. Pag-grab. So ngayon naman, hindi natin na tingnan lang yung pag-grab. So titingnan natin yung result kasi may mga result na doon o. Kung ano yung nagiging result ng ating mga naunang binidyo rito na pag-grap. So marami ding technology, yung budding, andun pa yon, yung markot, pero dito tayo. Ganito kasi kaluwang mga kagre ay kailangan na nitong grap. Kasi nga dadalhin mo na dito yung sayon. May mga inarching naman na dadalhin natin dun sa puno yung nakabag. So ang importante lang sa mga ganito mga kagre ay mayroon kang mga nakahandang mga rootstock. Rootstock kasi tawag dito sa mga pinatubo na buto, kahit anong klaseng buto. Ayan o, oh, 4 na hektarya ng nursery, halo-halo. Dito yan sa Kidapawan City, Balindog, kay Mr. Elmer Puro. So ito yung mga grafter nila. So titingnan natin yung ano, tingnan natin yung mga nauna ninyo na gindrap. So halika mga kagre. So ito yung na-video natin na durian. So durian yan dyan lahat. So may open bang durian, tingnan, ipakita mo yung ano natin. Ito yung mga ready to plant na. So antayin na lang mag-matured, no? Kita mo. Ito mga kagre, ito yung mga dinugtong natin. So may mga pangilan-ngilan din na hindi nag-success, pero yan, uulitin lang yan. Kasi nga may panahon din na mahirap. Ito, buksan mo to. Ito kailangan buksan to, no? Kasi nakabalot pa siya ng plastic. Ito yung binalot natin. So ito na, planting materials na siya. Antayin lang natin gumulang yung dahon, pwede na natin siyang itanim. So kagandahan mga kagre dito sa Phil Plant Nursery, pwede na kayong mag-order or gusto nyo magtanim kahit anong prutas, pwede kaming magpa-ship. So medyo nga lang mga kagre, medyo lalaki talaga yung ating prangka lang po, lalaki po talaga yung ating bayaran kasi dun sa shipping fee at saka sa mga proseso. Kasi iba talaga pagka pick up nyo rito, napakamura lang po. Nasa mga 100 lang to. Pick up 100. Ganun ba presyuan? No, pick up, walang problema. Pero pag i-ship kasi natin mga kagre ay alam nyo naman, marami talaga. Ito yung kakao. Tingnan mo yung kakao. Ito yung mga ano, nagagrab sila. Ngayon, ayan na. Ibang variety na to. Itong dinugtong, puyat na yan. Puyat na to. Ito halo-halong buto to, itong mga rootstock. So sa kakao naman, ayan o, dinugtong natin yung kakao ngayon. Pagbuksan, mayroon na siyang tawag nito sprout or saringit sa Ilocano or sibul, bagong sibul. So bagong variety na to, no? Oo, bagong to. So yung buto, kahit ano. So ganun ang proseso, ganun katagal, no? Kaya sabihin natin na
magtanim tayo ng buto, compare natin doon sa grafted, malaki talaga advantage kasi mas maagang magbunga, mas quality yung bunga, at saka makukuha mo kung ano yung gusto mong bunga na variety. Kasi nga ito, pinagkukunan natin dito ay puro registered or may tag. So ito, sumisibol na yung mga dinugtong natin. So ganito lang trabaho nila dito, paikot-ikot, dugtong, dugtong. Pag hindi nag-success, dugtungan na naman ulit. O ito, antayin na lang mag-matured itong durian na to, puyat. Medyo nauna to. Ito medyo nauna to. So matured na to. Biruin mo naman mga kagre, 4 na hektarya na nursery. So ito, bago to. Bagong ano? Bagong dugtong. Ito, yun yung mga nauna. Ayan, matured na. Kulang na lang ng konting develop. So ayan, ito yung mga bagong dugtong. So paikot-ikot lang, paikot-ikot hanggang mag-success. Kasi aabutin pa minsan itong isang taon, no? Minsan kasi mahirap din i-success lahat. May percentage din, may panahon din na hindi naman perfect. So ganun talaga yan, eh. Wala namang perfect. So yun mga kaagri, at in-update ko lang mga kaagri yung mga nagiging result ng mga ginagawa. Kasi nga, sabi ko nga, ulit-ulit yung sinasabi mga kaagri, kung magtanim ka, quality na talaga itanim. So yung nakakasiguro ka. So dito sa Mindanao mga kaagri, mura lang binhi dito pagka pick up, talaga mura lang. Around 100 lang, mayroon pa nga 80 ganun sa mga registered or sa mga accredited na mga nursery. Pero nagawa natin ng paraan, gagawa natin ng paraan mga kagre, makaabil kayo kahit saan kayo dito sa Pilipinas. Huwag lang masyadong marami muna. Kasi tutugunan natin yung mga comment na gustong magtanim ng kahit ano. Saan? May bago parang dugtong doon. Ito, napakadami nito. Anong mga variety lahat nito? UF-18. UF-18, may mga BR din. K9, K2. Mayroon din. So, depende. Nakikita naman yung mga kagre sa mga naunang upload natin dun sa mga sayon. Pre, napakarami nito mga kagre. Ilang ano to? Lahat ng kakao? 300,000 na puno. So, ayan. Doon sa kabila, mga rubber din yun. Ito, dami. Pero yung unang pinakita mo, nadagtunga na niya yun. Oo. Nung unang video ko dito, ang liliit pa nito eh. Ngayon, yan oh. Nakadugtong na lahat. Grabe. So, ganito ang proseso. So, malapit na ako isang taon dito. Pagdating ko, binhi pa lang to. So, grabe yung proseso. Hindi basta-basta. Hindi ka lang basta-basta kukuha kasi ng sayo na idudugtong. So, ayan. Si Gani ang ano rito. Tagadugtong. Anim kayo, no? Anim. So, yun mga kagre. Maraming salamat. At yun nga, gumagawa tayo ng paraan para makapagtanim din kayo kahit pangilan-ngilan. Kasi nga, nakikita ko sa mga comments, sa message na gusto nyo magtanim gusto. So, gawa natin ng paraan yan mga kagre. So, ayun, maraming salamat. Magandang araw. Mabuhay tayo mga farmers.